Hello mga kahuan! Sa videong ito, ibibigay natin ang mga houseplant or karaniwang houseplant na nakikita natin sa loob ng bahay natin na hindi pala dapat nating panatilihin na nasa loob ng bahay. Ang mga houseplant ay nagiging isang tanyag na paraan upang maipakilala ang parehong kulay at buhay sa maraming mga bahay sa taong ito, pati na rin ang pagbibigay ng visual na kagandahan. Ang mga houseplant din ay talagang mahusay na magkaroon sa ating bahay. Dahil pinapabuti nila ang iyong kalooban, pinapalakas ang ating pagiging protektibo, ang ating konsentrasyon at pagkamalikain. Binabawasan din ng mga halaman ang ating stress, pagkapagod, namamagang lalamunan at sipon at tumutulong upang linisin ang panloob na hangin. At kabilang nga dyan ang mga devil's ivy, aloe vera, halaman ng pera, peace lily at marami pang iba. Ito ay ilan lamang sa mga klase na naging karaniwan at nanyag na. Ngunit sa kabila pala ng kanilang katanyagan, talaga namang maraming mga species na ang ilan ay dapat na iwasang panatilihin sa loob ng bahay. Hanggat maaaring siguro sa labas ay pwede pa natin itong ilagay. At ayan ang ating ipapakita sa video nito. Number 1, Bonsai Tree. Ang mga puno ng bonsai ay maganda at maaaring agad na magpasaya ng anumang silid. Gayunpaman, ang maliliit na punong ito sa loob ng ating bahay ay maaaring maging sanhi pala ng mga allergy, lalo na sa mga dati nang nagsisuffer sa allergy. Ang ilang mga may-ari ng puno ng bonsai ay nagsuffer din mula sa mga pantal sa balat, pangangati ng mata at pangangati ng ilong. Kung may-ari ka naman ng bonsai tree ay dapat na maging particular na maging maingat ka kapag pinuputol mo or tinutubigan mo ang kanilang puno. Number 2, Easter Lily. Ang mga Easter Lily ay tunay na maganda at madalas na matatagpuan sa mga tahanan dahil nga sa banayad na amoy ng bulaklak. Ang halaman ay maaaring maging sanhi ng pagsusuka, pagkahilo, kidney failure or pagkamatay para sa mga pusa. Gayunpaman sa mga aso na tagpuan na hindi nito mararamdaman ng negatibong epekto ng Easter Lily. Pero ito kung wala ka naman mga alaga sa loob ng bahay ay pwede naman natin itong panatilihin sa ating bahay kasi tayong tao hindi naman natin siguro ito kakainin, di ba? Okay, number 3, mga succulent. Ang mga succulent ay matatagpuan sa karamihan ng mga bahay sa UK at may kasamang mga tanyag na species tulad ng jadeplant, aloe vera, snakeplant at burus tail. Ang mga succulent ay maaring matagpuan sa karamihan sa mga supermarket sa panahong ito na napakaabot-kaya na lang ng presyo. Gayunpaman, may dala silang mga problema na maaring kumalat sa iba pang mga halaman. Ang mga succulent ay maaring mahawaan ng mealybugs na kung saan ay maliliit na mga bug na maaring madaling kumalat sa iba pang mga halaman, ngunit kilalang mahirap matanggal. Bagaman ang mga mealybug ay hindi gaanong maraming tignan, ngunit maaari talaga nilang pahinain ang mga halaman at palabasin ang isang malagkit na katas na maaaring maging sanhi ng amag. At ang panghuli, ang poinsettia. Ang mga magaganda at kaaya-aya na halaman na ito ay madalas na makikita natin sa mga supermarket at mga sentro ng hardin sa panahong ito ng taon. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang nakakaakit na itsura, maaari silang maging sanhi ng mga problema sa kalusugan sa ilang mga tao. Ang ilang mga tao ay nakakaranas ng pantal kapag ang katas ay napunta sa kanilang balat. Maaari rin silang maging sanhi ng mga problema para sa mga pusa at aso tulad ng pangangati sa balat at pagsusuka at pagtatae. So iyan lamang po ang ilan daw sa mga halaman na hindi natin dapat panatilihin sa loob ng bahay natin lalo na kung may allergy ka na. Pero sa labas okay lang din naman siyang ilagay. Pero kung gusto mo talaga sa loob mo siya ilagay, kailangan maging maingat ka lamang at dapat wala kang alagang hayop or kung meron man, dapat turuan mo sila na hindi nilang ngat-ngatin yan or kahit kainin mo lang yung mga dahon. Pero other than that, safe naman siya basta mag-ingat lamang po kayo, okay? Oh,